Sobrang nakakabahala ang balitang ito. May report na wawasakin ng China ang buong West Philippine Sea. Mga isda doon nilalaso na para hindi na mapakinabangan ng mga Pilipino. Gaano ito katotoo? Hindi lang nga ito basta isang napakalaking chismis. Mismong si Philippine Navy Rear Admiral Alberto Carlos na ang nakatestigo ng pagwasak ng China sa ating karagatan. Pinaghihilalaan ng Philippine Navy na kung hindi mapapakinabangan ng China ang West Philippine Sea, wawasakin na lang to ng China sa pamamagitan ng pagsisira dito at paglalaso na rin ng mga isda. Pinoproblema ngayon ng Philippine Navy na baka ang mga isdang mahuhuli dito ay kontaminado na ng nakamamatay na kemikal. We just want to report that we notice coral harvesting in the area where they were seen loitering and swarming. Sabi ko kanina, we sent out our ships there, napaalis natin na itaboy. Immediately after they left, we sent out our divers. Wala na natira in the area, wala na natira doon. So hindi namin alam, so we were coordinating with the experts to dive. And dati na ba yun? O bago lang? From our untrained eye, nung ating mga diver, mukhang bago. Hindi, we cannot say with 100% na tama sila because hindi nga sila mga expert. But just a naked eye, untrained eye, mukhang bagong hakot. Sobrang na-alarma ngayon ang Philippine Navy. Oo, kayang palayasin ng ating barko ang China. Pero sa sobrang dami ng barko mula sa Chinese government, ilang araw lang babalik at babalik na muli ang mga yan at mangwawasak ulit ng karagatan. Talagang literal na nakakabahala na ito. Supply na rin ng isda ang nakataya pag nasira ang buong West Philippine Sea. E halos kalahati nga ng ibinibenta sa palengke sa buong Pilipinas ay nagmumula sa West Philippine Sea. The presence is already alarming because we have the sovereign rights there in our exclusive economic zone. Now, ito namang suspecha pa lang natin. We are not saying that they are harvesting our corals. We suspect that somebody is harvesting our corals and that means that they are violating our sovereign rights. Tayo lang may karapatan sa resources sa West Philippine Sea. And it looks like somebody is exercising that right without our permission. So that's why it's alarming because as far as the Western Command is concerned, it is our duty to protect that sovereign rights para sa mga Pilipino. Sila dapat ang mag-enjoy ng resources na nandoon sa exclusive economic zone. Ang mas nakakaawa rito ay ang ating mga kababayang mangingisda. Nagagampanan naman na Philippine Navy ang kanilang tungkulin. Pero ano ba ang mas nararapat na aksyon ng administrasyon para labanan ang gantong klaseng gawain ng mga Chinese? Kayo sa tingin nyo, ikomento sa baba ang iyong saloobin.